Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapuat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Himay-himayin natin at intindihin ang bawat salita na sinabi. May tatlong K na binanggit, at ang una, kabayaran. Kabayaran o katumbas. Halimbawa, tayo ay nagtrabaho, kaya tayo ay makakatanggap ng sweldo. Sumunod na K ay kasalanan. Ang kasalanan ay ang ating ginagawang mali. Maaaring nararamdaman natin, iniisip, ginagawang masama tulad ng kasakiman, inggit, katakawan, katamaran, galit, pagmataas, pagkahilig sa laman, o anumang uri ng kasalanan, at isa na dyan ang pagbabaliwala sa Diyos. Ang ikatlong K naman ay kamatayan. Ito ay paghihiwalay kung saan pag namatay tayo ay hihiwalay ang ating kaluluwa sa katawan. At ang katawan ay mawawala ng pakiramdam at tuluyang mabubulok. Ang himiwalay na kaluluwa na nasa ganitong kalalagayan ay hihiwalay magpakailanman sa presensya ng Diyos. At iyon ay sa impyerno. Datapwat, ito ang pinakamahalagang salita sa talata dahil ito ay sumisimbolo na may pag-asa pa. May pag-asa pa dahil may kaloob. Ang kaloob o regalo ay libreng ibinibigay na may tunay na pagmamahal. At ang regalo na tinutukoy dito ay ang Diyos ang nagbigay. Ang regalong ito ay buhay na walang hanggan. At ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay magsisimula ngayon. Kung tatanggapin mo ang regalo sa pamamagitan ni Jesucristo, Siya ang nag-iisa at tanging anak ng Diyos na ipinako sa krus upang tubusin tayong lahat sa ating mga kasalanan. Ituring natin Siyang Panginoon. Pagsisihan ang mga kasalanan. Manampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus para tayo ay maligtas. Isuko ang lahat ng bagay na makapaghahadlang sa pakikipagrelasyon natin sa Kanya. Kung handa ka nang tanggapin ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan, ay sumunod ka sa panalangin na ito. Ang panalangin ay pagpapahayag lamang ng iyong pagtanggap, ngunit ang iyong pananampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus ay Siya makapagliligtas sa iyo. Panginoong Jesus, inaamin ko na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa kapahamakan ng impyerno. Nananampalataya po ako sa iyong ginawang sakripisyo sa krus upang ako ay iligtas. Isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Pagharian mo nawa ako ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa panonood ng aking presentation. May isa lamang po akong hiling, yun ay ang i-message mo ako sa aking Facebook upang makapagpasalamat sa iyo. God bless!